Bagamat virtual po ang ating pagsasama-sama mga kapatid, ay muli nagpapasalamat po tayo sa dakilang Diyos na binigyan niya tayo ng kaparaanan na magkasama-sama, magkaroon ng fellowshipping, magkaroon ng pagtitipon upang sa gayon magpapalakasan po tayo ng loob ng bawat isa. Fear or love? There is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. 1 John chapter 4, verse 18. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Bago ko po makalimutan, Happy Father's Day po sa lahat-lahat. Saan man makarating at saan man umabot ang broadcast na ito, ang pagbati po natin sa lahat po ng mga tatay, mga daddy, papang, papa, amang, ama, itay, sa lahat-lahat po ng mga papsi natin dyan or aba. Isang Happy Father's Day po. At nawa maging makabuluhan ang araw na ito para sa inyo, para sa atin, kasama pala ako, no? Para sa ating lahat-lahat na mga ama at ang pagpapahalaga sa mga ama, sana nga po ay maipakita at maiparamdam natin sa ating mga ama o sa ating mga tatay, mga tatang, itay, papang. Kung matatandaan po ninyo, nagtanong po ang anyong lingkod at sinasabi ko po nung nakaraan na hindi po nababago ang salita ng Panginoon. Ang nababago ay yung pagkakaunawa dahil ito ay nababatay sa ating mga karanasan. Ang nababago ay yung presentasyon, yung pagpapahayag. Sapagkat kagaya ngayon, nasa virtual tayo, hindi ko kayo nakikita ng physical, pero may ugnayan tayo through sa pagkakaloob na rin ng Panginoon ng isang napakaganda at modernong kaparaanan through internet na kung tawagin nila. Okay. Takot ka ba sa tatay mo? Gawin natin personal yan. Takot ka ba sa tatay mo? O narinig mo na ba ang mga katagang kagaya nito? Lagot ka sa tatay mo. Magkaminsan, ang mga peers natin, the barkads, barkada, o yung mga kagaya natin, ano? Magkaminsan sasabihin, oh, takot ka lang sa tatay mo eh. Sige nga, gawin mo nga ito kung hindi ka takot sa tatay mo. So may pressure magkaminsan sa atin na mga anak. Minsan din ako naging anak. Minsan din ako naging bata. Minsan din ako naging high school. Yung mga nakakalimutan ng ibang mga kabataan. No? Nag-high school din kami, nag-elementary din kami. Dumanas at dumaan din kami ng mga pinagdadaanan ninyo ngayon. So naririnig ko itong mga bagay na to. Lagot ka sa tatay mo. Magkaminsan, naririnig natin itong mga bagay-bagay na to mula pa sa mga mahal natin sa buhay. Tito, tita, pinsan, maging sa nanay, lolo, lola, lagot ka sa tatay mo. Mamaya ka lang, lagot ka sa tatay mo. Magkaminsan, bilang ama, guilty as charged. Okay, may pag-amin, ano? Guilty as charged. Ang mga ama magkaminsan ay ginagawa din talaga natin ito. Guilty as charged, ano? Pero gusto kong maintindihan natin maigi. Ang mga ama, magkaminsan sasabihin nila, tatamaan ka sa akin. Ha? Kaya tama yung sinasabi niya, lagot ka sa tatay mo. Or magkaminsan, ilang beses ko na ba sinabi sa ito mga bagay-bagay na ito, hurting words. Di nag-iisip eh, yung things like that. Ilang ulit ko ba sasabihin sa iyo itong mga bagay-bagay na ito? Those are hurting words. And magkaminsan, dahil sa mga salitang ito,
ang nakakarating hindi lang sa mga anak ngayon, no? Hindi lang sa mga kabataan, kundi maging ako, maging kami na mga nauna, kami na mga magulang ngayon. Kaya siguro inilagay ang mga salitang yan o tinatanong yung mga katanungan na yan, takot ka ba sa tatay mo? Kasi ang naging motivating factor upang sumunod, upang hindi magpasaway, upang tumalima ang mga kabataan, kaya inuulit ko ha, naging bata din kami ng mga magulang ninyo ngayon. Ito ang ginamit, yung salitang fear or takot, at kaakibat ng fear na yan ay yung parusa. Kaya nga, ang ibang mga kabataan, ang ginagawa kapag ka nagkasala, takot talaga magpakita sa tatay. Kapag ka may kasalanan, may ginawang mali, takot talaga yan. Kasi nga, ito mga bagay-bagay na ito na pinag-uusapan natin. And Father's Day, no? Tapos ito pinag-uusapan natin. Dapat lang. Tingnan natin maigi. Ayon po sa Wikipedia, ano ba ang takot? Ang sabi niya, ang takot ay fear is an emotion induced by perceived danger or threat. Ito daw ay yung damdamin na nag-ugat doon sa paniniwala or pag-iisip na mayroong danger or mayroong banta na maaring mag-cause ng physiological changes, pagbabago physically, behavioral changes, kaya nga pagka sinabi mong lagot, magagalit pa yun, di ba? Ikaw ang aawayin. Such as mounting an aggressive response or fleeing the threat. Dalawang bagay, no? Aggressive response or fleeing the threat. Fear in human beings may occur in a response to a certain stimulus according in the present or in anticipation or expectation of a future threat perceived as a risk to oneself. Ito pala yun, yung takot pala ay yung alam mo na may mangyayari sa'yo, alam mo na may pagbabanta sa'yo, alam mo na delikado ka sa parting yan, na nagbibigay at nagdudulog talaga siya ng physiological at saka behavioral changes. Ayon naman kay Merriam-Webster sa kanyang dictionary, ang takot daw or ang fear is unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. Ganon din, ano? Yung hinihintay mo, may kapalit talaga, no? May kaakibat talaga, may banta ng sakit sa manang katawan, okay? It is a distressing emotion aroused by impending danger, evil, pain, etc. Whether the threat is real or imagined, the feeling or condition of being afraid. Nakakatawa siya, no? Ang takot daw, whether ito ay real, makatotohanan, or imagined. Pero andyan siya. Yan ang nagsisilbing ikinakatakot natin. Ayon pa din dito sa pag-aaral na ito tungkol sa takot o tungkol sa stress or sa fear, when is stress, tingnan nyo maigi, anong ginagawa ng katawan? Ang katawan daw ay nag-iisip, the body thinks it is under attack and switches to flight or fight mode. Kakatuwa yan, ano? Releasing a complex mix of hormones, chemicals such as adrenaline, cortisol, norepinephrine to prepare the body for physical action. Ang natural na response ng katawan natin is either to fight or flight. Harapin or takasan. Kapag may kinatatakutan ka, dalawa lang daw ang gagawin ng katawan mo. At ito ang natural na responde ng katawan natin. Harapin mo ng buong tapang or takasan mo, layuan mo para hindi mangyari sa'yo yung impending danger, evil, or pain. Kaya nakakatuwa. Para walang mangyayari sa'yo at secure mo or ayusin mo na walang
masamang mangyayari sa iyo at ilagay mo ang sarili mo na nasa mabuting kalagayan, secure your own welfare. Unang-una, you can hide. Maalala nyo, si Adan tsaka si Eva. Nung malaman ni Adan tsaka ni Eva na nagkasala sila dahil kinain nila yung pinagbabawal na pagkain sa bunga ng pagkakilala ng tama at ng mali, ang unang-unang reaction nila talaga, lagot. Nagkamali tayo at nagtago sila. They hid from God. Nagtago sila. Kaya nga ang Diyos ang unang naghanap sa kanila. And God asked them, man, who are you? Nasaan ka ba tao? Tao, nasaan ka? So, flight. Pangalawa naman ginagawa ay yung protect, yung fight naman, di ba? Maalala nyo magkaminsan nung kabataan natin, alam mo may kasalanan ka at inihahanda mo yung likod mo, yung puwet mo, lalo-lalo na kung nag-cutting class ka o di kaya ay may naisumbong sa'yo ang teacher mo o naisumbong sa'yo ng mga kaklase mo na una nang nagdaldal para sa tatay mo, sa nanay mo. Ang una mong gagawin is to protect yourself. Alam mo talagang may tama yung puwet mo ngayon ng sinturon ni tatay o di kaya ng pakpat ni nanay or anything. Ang una mong gagawin talaga is either maglagay kayo ng kwaderno, maglagay kayo ng notebook sa may puwetan talaga para hindi ka anong malakas ang impact ng pagdating ng sinturon ni tatay o ng pakpat ni nanay. You protect yourself. Di ba? Ginagawa natin yan o ginawa natin yan ng kabataan natin. Or di kaya ay pag-uwi mo ng bahay, magpatong-patong ka kagad-agad ng mga shorts, ilang shorts kagad-agad ng patong, tapos magpapantalon, and then haharap dahil alam mo talaga makakatikim ka ngayon at magkakaroon talaga ng late ang puwet na yan. Natatawa tayo ngayon, pero that is the natural reaction of the body kung may threat, kung may iniisip siyang pangamba. To avoid shame, upang huwag mapahiya, ang ginagawa din natin is natututong magsinungaling. Kung hindi niya kayang magtago, hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili, upang mawala yung avoid shame, pagkakapahiya, magsisinungaling. Ginawa mo ba to? Hindi po. At pangangatawa na niya ang pagsisinungaling na yan. Kaya na-drive tuloy na kapag sa pagsisinungaling niya ay nakalusot siya na hindi siya nasaktan, secure niya yung kanyang welfare, uulit-ulitin na yan yung kanyang pagsisinungaling. Magkabila naman, yung broken relationship is that may mga bata no, di pa napapalo, sasabihin, masakit po yan, tapos magsusorry, and then gusto ibalik agad-agad ang broken relationship. Ito yung natural na reaction ng katawan sa takot. Ba't natin pinag-uusapan ito? Malaki pong bagay ang pinag-uusapan natin. Tingnan nyo po maigi, what causes fear? Ano nga ba ang sanhi? Ano nga ba ang ugat ng takot? Ayon pa rin po sa mga pag-aaral natin, sabi niya, the universal trigger for fear is the threat of harm. Yung natatakot ka kasi natatakot ka talagang masaktan. At alam mo, pagka nagkamali ka, lagot ka talaga sa tatay mo. O di kaya ay ihanda mo na puwet mo kasi may latay talaga yan. Either yung harm na yan ay real, dahil naranasan mo na minsan nagkamali ka, may latay ka, or imagine, kahit hindi ka naman mapapalo, dahil nga may karanasan ka na gano'n, iniisip mo gano'n din ang mangyayari. Or nakapanood ka, napanood mo sa TV, napanood mo sa movie, napanood mo, nakikita mo yung ibang mga tao, ibang mga anak, ibang mga magulang, kapitbahay, or di kaya ay inabot mo, naranasan mo, nakita mo sa iba na ginawa ito, then yung threat na gano'n din ang gawin sa'yo ay nandiyan yan. Either the threat is real or imagine, andyan yan. Kaya nga, sabi niya, itong threat na ito, itong pagbabandang ito can be for our physical, takot ka magkaroon ng latay. Emotional, yung dumistansya ang kalooban mo dahil sa tindi ng takot. Or psychological well-being. Ang iisipin sa akin ng mga kaibigan ko, ng mga kaklase ko, yung kahihiyan na abutin ko.
Well, there are certain things that trigger fear in most of us. We can learn to become afraid of nearly anything. Maaari palang matakot ka sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay. Sa totoo lang po, ang inyong lingkod, takot po ako talaga sa karayom. Takot ako sa injection. Subalit nung nakaraan, mga nakaraang buwan, kinagat ako ng aking pusa at inabot po ako ng 17 injection para po sa dinami-dami ng kagat na inabot ko at kalmot. Fear. What causes fear? Threat of harm. May mga tinatawag tayong paralyzing fear. Sa tindi ng takot yung hindi ka makapagsalita, tindi ng takot yung hindi ka makakilos, tindi ng takot ay yung lahat-lahat na lang mga bagay-bagay ay naghahanda ka na may mangyayari sa katawan mo. At ang katawan mo talaga sa kanyang paghahanda dahil sa banta ng sakit, goes paralyzed. Phobia. Nakakatuwa no. Sabi natin, nagkakaroon ka ng phobia. Alam niyo ba yung salitang phobia ay nanggaling sa Greek term na phobos? Ito po'y kinuha natin kay Colin Brown, itong New Testament Dictionary, Greek Dictionary ng New Testament Theology. Ang sabi niya, ang phobos, ang ibig sabihin daw ng phobos o pakahulugan ng phobos ay yung terror, fear, alarm, fright, reverence, respect, awe. Doon sa unang panahon sa current literature, ang ibig sabihin pala ng phobos o ng phobia ay panic, fright, fear, awe, o reverence. Sa lumang tipan, yun din ang kanyang pakahulugan. Pero sa lumang tipan, sa Old Testament, it is someone or something to be feared. At ang tinutukoy nga niya doon ay ang Diyos. Okay. Sa bagong tipan, nanatili po ang pakahulugan ng phobos. Ito ay terror, fear, alarm, fright, reverence, respect, awe. Pero ang talaga makikita niyo maigi, yung fear, awe, and reverence. Nakakatuwa. Napagsama-samahin man natin ang lahat-lahat, iisa ang pakahulugan o iisa ang pinanggalingan niyang root word, yung phobos o yung phobia na ginagamit natin, o iisang salita pala, yung takot, paggalang, pagpapahinuhod, o yung wonder, yung awe. Tanong ko ngayon. Kapag sinasabi palang takot ka ba sa tatay mo? Yung salitang takot o takot, ang binibigyan natin ng emphasis o ng bigat ay yung fear dahil kaakibat sa fear, sa takot na yan ay yung kaparusahan. Baliktarin naman natin. Ano kaya kung sa halip na ang gagamitin natin na salita at hindi natin i-emphasize, i-de-emphasize natin ang salitang takot o fear, palitan natin ng awe or wonder. Ano kayong sabihin natin ngayon sa halip na takot ka ba sa tatay mo? Palitan natin pagtatanong, hanga ka ba sa tatay mo? Tanungin niyo ang sarili niyo. Or mga nanay, tanungin niyo mga anak niyo, hanga ka ba sa tatay mo? Kung hindi hanga, susunod na tanong natin ay yung reverence na tinatawag natin o respect. Tanungin lang natin mga anak natin, may paggalang ka ba sa tatay mo? Sa halip na takot ka ba sa tatay mo, palitan natin, may paggalang ka ba sa tatay mo? That changes everything. Napag-isip-isip ko, o kung makapag-isip-isip ang mga bata, kung ang emphasis mo ay takot, dahil laging kaakibat ng takot ay parusa, then, susunod ang anak dahil lang sa takot. Kung ang emphasis kaya natin is paghanga, kagaya ng sinabi ko, hanga ka ba sa tatay mo? Or namamangha ka ba sa ginagawa ng tatay mo? Ang tatay mo, kung titignan mo maigi, no? Kahit hindi niya kayang buhatin, bubuhatin niya. Hanga ka ba sa tatay mo? Sa mga provision na pinagkakaloob ng tatay mo sa'yo, sa mga hirap sakripisyo ng tatay mo sa'yo, may mga bagay ka bang hinahangaan sa tatay mo? Ngayon kung ang tanong natin ay hanga ka ba sa tatay mo o may bagay bang hinahangaan ka sa tatay mo, ang
kaakibat sa salitang hanga ay paggalang. Dahil hinahangaan mo, igagalang mo. At sa paggalang na yan, kaakibat din yan ay susunod ka sa kanya kasi hinahangaan mo, ginagalang mo, susunod. Yung paggalang o yung reverence naman, kung isang bagay ay iginagalang mo o yung isang bagay ay you wonder, hanga ano, papasok doon yung susunod na papuri. You praise them. You talk good about them. At sa pagpupuri, kasunod doon yung pagmamahal. So, kung mabago lang sana natin ang pananaw sa mga bagay-bagay na nakasanayan natin, sa halip na sabihin, lagot ka sa tatay mo, hindi dapat. Kundi sa halip na sabihin, takot ka ba sa tatay mo is, hanga ka ba sa tatay mo? May paggalang ka ba sa tatay mo? Indirectly, sinasabi mo, mahal mo ba ang tatay mo? At mabaguhin natin yung emphasis, at ang emphasis natin ngayon ay hindi na yung parusa, kundi itong mga bagay-bagay na tinalakay natin. Sa Bible school, bago natin tuloy doon, pinag-aralan po namin ang tinatawag natin na light and heavy o yung Cal Vahomer. Gusto po ninyo, hanapin po ninyo ito, i-Google po ninyo itong Cal Vahomer na sinasabi. At ang katuruan na ito, Hebrew teaching po, na kung anumang bagay na totoo sa maliliit na bagay, light, kailangan totoo din siya sa malalaking bagay. Gamitin natin yung Cal Vahomer mamaya. Tingnan nyo maigi itong talatang ito sa kabanatang 9, talatang 10 ng Proverbio. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Tingnan nyo maigi. Kung ang emphasis natin ay takot, takot sa Diyos, at ang papasok doon ay yung paralyzing fear, at ang takot na mararamdaman mo rin doon ay dahil kapag ka hindi ka sumunod sa Kanya, may kaparusahan ka akibat noon, then dalawa magiging reaction ng katawan. Either you fight the idea na mayroong Diyos na kukontrol sa'yo, or takasan mo at ayawan mo talaga altogether ang knowledge about God. Pero beginning daw ng wisdom ay yung takot sa Diyos. Teka muna. Yung takot sa Diyos na yan, sa Robin Hood na palabas, napanood ko lang ito sa Netflix ito nakaraan at talagang sumagi sa isipan ko kaya nagilap ko kanina. Si Cardinal Franklin sa Robin Hood na movie na nirelease pa lang 2018 pa ito. Ang sabi niya ay, fear is the greatest weapon in God's arsenal sa church. It is why church created hell. Para mapasunod ang mga tao, ginawa daw ng church, simbahan, ibig sabihin, the Catholic Church dito, dahil yun nga si Robin Hood. Para doon mapasunod ang mga tao at mapasunod sila sa anumang kagustuhan ng simbahan, tatakutin mo sila ng impyerno. Tatakutin mo sila ng kaparusahan. Tatakutin mo sila ng mga bagay-bagay para lang kaya mong kontrolin. Yet, kung gagamitin din natin at i-emphasize natin na ang salitang fear ay the same sa respect o reverence, then the respect of the Lord or for the Lord is the beginning of wisdom. The awe, the wonder of the Lord is the beginning of wisdom. The reverence of the Lord is the beginning of wisdom. By doing such, tinatanggal natin yung katagang fear, takot, dahil alam natin ang kaakibat ng takot ay kaparusahan, kundi ngayon pinapalitan natin siya ng paghanga, pinapalitan natin siya ng respeto, paggalang, pinapalitan natin siya ng reverence. Kaya tama ang kalalabasan ng ating scripture reading. Tingnan po ninyo maigi ito.
There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. 1 John chapter 4, verse 18. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tama ito. It makes sense. Kahit sa Father's Day, kahit sa relasyon ng mag-ama, kahit sa relasyon ng mag-asawa, kahit sa relasyon ng nanay sa anak, ng tatay sa anak, it makes sense. Ang mali nga lang natin is that we put too much pressure and emphasis on fear. At sa fear na yan, kaakibat noon is punishment. Pero, tingnan nyo maigi ang teksto natin, nagsasabing, love drives away fear. Perfect love drives out fear. Salit na ta, sabihin natin, may takot ka ba sa tatay mo? Ngayon is, mahal mo ba ang tatay mo? Kasi kung ang emphasis natin ay takot, maaaring susunod lang ito dahil ayaw niyang maparusahan. Dahil maaaring susunod lang yung mga anak kasi natatakot lang sila maparusahan. Subalit kung ang sasabihin natin, mahal mo ba ang tatay mo at alam ng anak na anumang kasalanan niya sa tindi o sa laki ng pagmamahal ng ama niya, ng kanyang tatay sa kanya, it drives away fear. At yung fight or flight na natural na reaction ng isang nilalang, mawawala. Kasi perfect love drives out fear. Sa love, bumubuo siya ng relasyon. Sa fear, sumisira siya ng relasyon. Sana mabago natin yung sasabing, takot ka ba sa tatay mo ng mahal ka ba ng tatay mo? Or mahal mo ba ang tatay mo? Sana ito sabihin na lagot ka sa tatay mo mamaya, sana mabago na natin itong mga katagang kagaya nito. Nasabihin, mahal mo ba ang tatay mo? Hindi parusa ang naghihintay, kundi you appeal to the emotion. You appeal also to the affect. Mahal mo ba ang tatay mo? Kung mahal mo ang tatay mo, gagawin mo ba itong mga bagay-bagay nito na sasama ang loob niya? Kung mahal mo ang tatay mo, gagawin mo ba ang mga bagay-bagay nito na mapapahiya siya? Kung mahal mo ang tatay mo, gagawin mo ba ang mga bagay-bagay nito na ikasasama niya? Then, susunod is, hanga ka ba sa tatay mo? Kung may hinahangaan ka sa tatay mo, then gagawin mo yung mga bagay-bagay na hinahangaan mo tungkol sa kanya. And you become like him. Salit na sabihin mong lagot ka sa tatay mo mamaya. And we emphasize on, mahal ka ng tatay mo. Whoever you are, whatever you've done, ano man ginawa mo, mahal ka ng tatay mo. Then mababago ang pananaw natin tungkol sa ating mga tatay, mga ama. At kung ang emphasis natin ay yung tungkol sa pagmamahal at hindi takot, dahil ang takot kaakibat ay kaparusahan, ngunit ang pag-ibig kaakibat ay tatanggalin niya lahat ng takot, the same thing will apply with God sa light and heavy natin. Salit na takot sa Diyos ang mamutawi sa mga labi natin, dapat iyay pagmamahal sa Diyos ang dapat na emphasis natin. Yung mga nauna ng mga henerasyon ay tinakot tayo. Tinakot tayo ng impyerno. Tinakot tayo ng kaparusahan. Tinakot tayo ng mga bagay-bagay. At hindi din develop sa atin yung matuto tayo magkaroon sana tayo ng relasyon at pagtanggap na mahal ako ng tatay ko. Ganon din ako kamahal ng Diyos. Uulitin natin, ang picture natin sa ating mga ama ay paunang bunga ng picture natin sa ating dakilang ama. Kung ang emphasis natin sa ating mga tatay ay yung takot dahil sa parusa, then
Ganon din ang iisipin mo, tatakot ka doon kasi parurusahan ka niya ng impyerno. Pero kung ang emphasis natin ay mababago lang sana mga kapatid, at ito ang appeal ko, at ito ang ginagawa ng inyong lingkod, na kung maaari lang sana maipakita natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ganun na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, dapat yun ang unang makita natin. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Gaano ka kamahal ng tatay mo? Sabihin ko sa iyo, yung isusubo niyang pagkain niya, kung nakita niyang gutom ka, ibibigay niya sa iyo yan. Yung para sa kanya na day off, ibibigay niya na panahon niya para sa iyo. Yung itutulog niya sana ay siya ang magpupuyat para makatulog ka. Yung isusuot niya sana ay na ibibili ng gagamitin niya pansarili niya, bibilhin niya muna yung pangangailangan mo, ganyang kakamahal ng tatay mo. Kung hindi mo pa nararanasan yan, buksan mo mata mo. At makita mo kung gaano kadakila ang tatay. Makikita niyo kung gaano kalaki ang pagmamahal ng mga tatay ninyo sa inyo at ng mga tatay natin sa atin mismo. Kung ang maging focus lang sana natin ay yung pag-ibig, the love, at maging focus natin ay yung relationship and acceptance, at hindi natin maging focus ay yung pananakot at yung banta na laging may kaparusahan, mababago ang pagtingin natin at pananaw natin sa ating mga ama. Higit sa lahat, mababago din pagtingin natin sa ating ama na nasa taas. Mga kapatid, sana baguhin natin ang ating approach. Sana ipakita natin una sa lahat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kagaya ng sinasabi kong, maipakita muna sana ng ating mga relatives, ng ating mga loved ones, ng ating mga mahal sa buhay, that our Father loves us and cares for us. At maraming ginagawang sakripisyo para sa atin ang ating mga tatay. At ang ma-develop sana natin sa ating mga anak ay unang-una paghanga, paggalang, uli na yung pagmamahal na masusuklian din ng pagmamahal. Kung yan maging emphasis natin, then tunay nga na mababago ang lahat ng pananaw natin tungkol sa mga ama. At mababago din ang pananaw natin tungkol sa Diyos at ang pag-ibig natin sa Diyos. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jose Ronoboy Perez Cariaga. Kung naging isang pagpapala sa inyo ang broadcast natin ito, nagpapasalamat po ako sa presensya ninyo sa ating sa panonood ninyo sa ating broadcasts. Nagpapasalamat ako muli kay Joshua at sa mga kapatid natin na nasa Puerto Princesa. At sana nga, Josh, pagka naayos na natin to, no, yung face-to-face natin, upang sa ganun, pagkatapos sana nito ay mayroon pa tayong huntahan pagkatapos ng ating gagawing fellowship at gagawing pagsasama-sama. Uulitin po ng inyo natin, Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama, at ang mga ama na yan ay marapat na igalang, mahalin, hangaan. At ang mga ama na yan ay tinataas po natin sa dami-dami na inyong pagpapagal, na inyong sakripisyo at ang inyong mga pagmamahal sa amin. Hindi po kami naging ganito kung wala kayo. The same thing, Lord, Father, hindi po kami ganito kung wala ka. Happy Father's Day. And again, magandang umaga po para sa ating lahat.